Magandang araw po sa inyong lahat. Ang ating pag-aaralan naman ngayon ay tungkol sa talumpati. Ngunit bago niyan, ano nga ba ang talumpati? Ang pagtatalumpati ay isang sining ng pakikipagtalastasan na naglalayong ilahad ang kaisipan o damdamin hinggil sa isang paksa sa pamamagitan ng wasto at mabisang pagbigkas. May limang hangarin ang pananalumpati. Una ay ang makapagbigay ng kabatiran. Maaaring magbigay ang isang talumpati ng mga bagong kaalamang makadaragdag sa mga nalalaman ng mga tagapakinig. Ang ikalawa ay ang makapagturo o makapagpaliwanag. Ang isang talumpati ay maaaring magturo ng isang paraan o paniniwala tungkol sa isang kaisipan. Ang ikatlo ay ang makapanghikayat. Ang isang talumpati ay may kapangyarihang makahikayat ng mga tagapakinig. Ang ikaapat ay ang makapagpaganap o makapagpatupad. Ang isang talumpating naglalayong magpaganap o magpatupad ay karaniwang ginagamit sa pagpapasinaya ng isang proyekto, batas o ordinansang makabubuti para sa nakararami. At ang ikalima ay ang manlibang. Bagamat ang hangarin nito ay makapagbigay ng kasiyahan at kawilihan sa mga tagapakinig, nararapat lamang na maging katambal ito ng bawat talumpati. Ang talumpati ay mayroong hakbang sa pagsulat. Una ay ang alamin kung anong klase ang iyong tagapakinig, tulad ng kung sila ba ay grupo ng kabataang tulad mo, grupong magsisipagtapos ng elementarya, sekandarya o kolehiyo, magulang at iba pa. Ang ikalawa ay ang alaming mabuti ang paksa. Ikatlo, kapag nakakuha na ng paksa, gumawa na ng balangkas. Mahalaga ito sapagkat matutukoy mo kung ano-anong kagamitan ang kailangan mong masaliksik. Hakbang sa pagbabalangkas, pagbungad o pambungad ng talumpati. Una ay ang panimula. Sa paggawa ng panimula, nararapat na umisip ng isang panimulang nakapupukaw o nakagugulat upang makatawag pansin sa mga tagapakinig. Katawan ng talumpati, paglalahad. Sa puntong ito, kailangan ng sistematiko at malinaw na paglalahad ng mga kabatiran, masusing pagpapaliwanag at mahusay na panghikayat. Pangatlo ay bigay diin o emphasis. Matapos ang paglalahad ng ideya o paninindigan, sundan agad ito ng pagbibigay diin upang ang bias nito ay tumimo sa isip at kalooban ng mga tagapakinig. Yun lamang po at maraming salamat.